上你是我情非得已，爱上你是我情非得已。Kain, sunshine, masarap ang pagkain natin ngayon. Dahil narito ka, bihira lang yan. Tama. Oh, ayan, anak, kumain pa kayo ng labong. Tikman mo ito. Kumain ka ng isda. Sabi ng mama mo, bihira tayong kumain ng isda. Pero noon yun. Pero ngayon iba na. Laging isda. Ikaw naman, lagi mong sinasabi nun na araw-araw kumain tayo ng labanos para swertihin. Wala naman nangyayari. Alam nyo, basta kumakain tayo ng sabay-sabay, masaya ako kahit na anong pagkain. Nakakatuwa naman ang sinasabi ng anak mong yan. Parang hindi ako sanay. Anak, alam naman ni Mama, sinasabi mo yan para huwag kaming malungkot na papa mo. Nakatanggap ka na kasi ng isang diamond necklace mula kay Young Master Daoming Su. Sa susunod, siguradong diamond ring na ang matatanggap mo. Sing-sing? Kapag sing-sing, ang ibig sabihin nagpo-propose na ang lalaki. Honey, ibig sabihin, ang chance makasama natin si Sunshine, palit na palit. Oo nga, pagkatapos ng kasal, wala na siyang oras para sa atin. Sunshine, kumain ka na marami. Oo nga, anak. Ayan ang isda. Salamat. Honey, kumain ka ba? Nung iniwan ko ang Yengte Academy at si Taoming Su, hindi ko na binuksan ang cellphone ko. Parang cellphone number. Walang ibig sabihin ng number. Pag nakonekta ka at nakausap, may ibig sabihin na. Sunshine, nasaan ka ba? Kahit anong oras, pag narinig mo to, tawagan mo ako, Daoming Su. Nababaliw na ako sa'yo, Sunshine. Nasaan ka ba? Tawagan mo ako. Sunshine! 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 Puro siya singha. Taoming Su, nakalimutan mo na ba ako? Nalimot mo na ba ako? Asan? Miss na kita! Naghihintay pa rin ako!
Sanchay, bumalik ka na rito. Hinihintay ka na namin lahat. Galit na galit na talaga ako. Hindi ko nakakausapin yun. Huminahon ka lang. Huminahon? Tingnan nyo nga mukha ko. Matagal-tagal na rin tayong hindi nag-aaway-aaway. Sa nangyari sa inyo ni Asu, sa tingin ko, ikaw ang natalo. Akala mo nakakatawa ka, Lay. Lay, nawala ng kontrol si Asu. Kaya nangyari yun. Nagpipigil pa rin si Simen. At hindi malakas ang suntok niya. Kaya siya ang bugbog sarado kay Asu. Huwag na natin pag-usapan yan. Pag hindi niya binagong ugali niyang yun, hindi ko na siya kakausapin. Sa tingin ko, kasalanan ni Asa ang lahat ng gulong ito. O baka naman, kakambal na niya ang kaguluhan. Tsaka ang naging relasyon nila yung Shansai. Para silang aso at pusa, nag-aaway, nagbabati. Hindi maganda ang samahan nilang dalawa. Kaya pati si Simen, nainis na rin. Pati naman ikaw, hindi ba? Pero ngayon, hindi tungkol sa kanilang dalawa ang problema. Anong ibig mo sabihin? Ang mama ni Asa. Tama kayo. Sobra naman ang pagkakataon. Pagbalik dito ng Reyna, lahat tayo nag-alala kay Sanchay. Pagkatapos, bumalik sa New York ang Reyna. Nag-drop out naman si Sanchay noong mga panahong yun. Simen, nung pinatawag tayo ni Asa isang araw bago mag-drop out si Sanchay, di ba ang sese pa niya? Pinangaralan pa tayo magseryoso. Imposible namang sa isang gabi lang break na sila agad. Sa personalidad nila, hindi imposible. Simen, nakikiusap ako, huwag ka na magalit kay Asa. Buti pa magtanong-tanong tayo. Alamin natin kung anong problema. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para mapasaya si Asa. Gawin natin ang sinasabi ni Lay. Alamin natin ang nangyayari. Simen, mabuti pa kausapin mo si Xiaoyu. Ako naman ang bahalang kumausap kay Payatot. May problema sa bangko ang pamilya ni Xingha. At halos mga ganong panahon din yon. Parang alam ko na nga. Ang trabaho ng papa mo at ang financial problem ni na Xingha, sigurado akong si Sanchay ang dahilan ng lahat ng pangyayaring yon. Makapangyarihan pala talaga ang mama ni Daoming, sir. Alam mo, higit pa sa inaakala mo ang kapangyarihan niya sa financial world. Hindi naman mahirap isipin na binigyan niya kayo ng mga problemang pinansyal para takutin si Sanchay. Ginamit kami ni Xingha para takutin si Sanchay? Ganun na nga. Hindi siya makakapayag na makipagrelasyon ng anak niya sa isang katulad ni Sanchay. Ang totoo, naisip na namin yan. Pero hindi ko akalaing napakabilis niya. Wala na tuloy kaming nagawa. Ayun, nag-drop out na pala si Sanchay. O mas dapat sabihin, sinuko niya ang pag-ibig niya alang-alang sa inyo ni Xingha. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat sinabi yan. Alam ko kasing yun ang mga paraan niya. Ginagamit niya ang kapangyarihan niya para makuha ang gusto niya. Sina Sanchay, Xingha, at ikaw. Inosente kayong lahat. Ang masasabi ko lang, hindi makatarungan ang mundong ito. Late ka na naman, bakit ngayon ka lang? Alam mo naman nag-iisa lang ako dito, hindi ka pa dumating ng maaga. Diba sabi ko, isa ka talagang mabuting babae? Okay na ba yon? Kailangan mo ba ng tulong? At isa pa, napakaganda mo. At magalang ka sa mga customer. Mahaba ang pasensya. Kung ako ang boyfriend mo, hindi kita iiwanan. Hindi lang naman ako, hindi ba? Pareho lang tayo. Bakit kayo nag-break up ni Ashen?
Dito niya ako iniwan. Dito sa beach na ito. Dapat magkasama kami magbabakasyon. Pero nauna siyang umalis. Gusto ko ang lugar na ito. Kaya ayaw akong umalis. Pero sabi niya malabo raw ako. Hindi ko akalain na sa bakasyon na yon, mag-aaway kami. Asong! Alam ko na malalim yung pagkatao mo at masyado kang romantic. Pero sana isipin mo ang relasyon natin. Ano magiging kinabukasan natin? Hindi ko kayang tumigil ng matagal dito sa tabing dagat. Paano naman ako? Isipin mo naman ang kalagayan ko. Umaasa ang pamilya ko na susuportahan ko sila. Kaya kahit nandito ako, trabaho ang iniisip ko. Pero ikaw, masaya ka dito at ayaw mo nang umalis. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Kalimutan mo ang pagiging class president. Babae ka rin. Mag-relax ka naman. Babae ako at kailangan ko ng security. Kung walang responsable lalaki na pwede kong asahan, buti pang umasa na lang ako sa akin sarili. Pero... ayoko nang umasa pa sa'yo para hindi ako masaktan at mahirapan. Umalis siya. Para hanapin ang sinabi niya security. At ako naman. Nagpaiwan ako. Dito sa beach. Naghihintay sa kanya. Kung ganon, ilang buwan ka na naghihintay? Oo. Gusto kong malaman ang sagot niya. Ano bang ibig sabihin ng security? Hindi ko rin alam. Asong, malalaman mo rin ang sagot dyan. Babalik pa kaya siya? Asong, huwag mo na siyang isipin. Masarap pala ang may kausap pag nalulungkot. Magpakasaya ka na lang habang hinihintay siyang bumalik. Sige, magtrabaho na tayo. Ang sarap magtrabaho! Sige, tayo na. Siya nga pala, pumunta kahapon dito yung television crew. Talaga? Bakit hindi ko napansin? Pag in-interview ako nung crew, ipapakita ko mga artworks ko rito. Artworks? Fine arts ang major ko. Sana makaipon ako ng malaking pera. Para makapunta ako sa Italy at makita ko ang mga artworks ni na Michelangelo at Da Vinci. Sa bayan na ito, pangingisda ang pangunahing kinabubuhay. Mahigit kumulang sa 1,000 lamang. Sino man po kayo makapangyarihan sa lahat, kung kayo man ang Diyos o si Buddha, ituro niyo po sa akin kung nasa si Sanchay. Sanchay! Ang mga pagkain dito, bukod sa masarap na, murang-mura lang, hindi mabigat sa bulsa. Kaya para sa mga gustong magbakasyon, subukan nyo ang lugar na ito. Sigurado ako mag-e-enjoy kayo. Hanggang sa muli! Kasi talaga si Sanchay. Una, nagtinda siya sa bake shop. Tapos, naging model ng adult magazine. Pumasok pa siyang katulong sa bahay ni Naaze. At ngayon, waitress siya dun sa beach restaurant. Kahit anong trabaho, papasukin niya basta magkapera lang. Hanga ako sa kanya. Ibang klase talaga siya. Masyadong matyaga. Ako na ang magbabalita kay Xiaoyo. Kayo nang bahala magsabi kay Ace. Alis na ako. Ayaw mo pa siyang kausapin? Huwag niyo nang patagalin to. Magbati na kayo ni Ace. Sabihin niyo kay Ace, ang tungkol kay Sanchay. Tingnan natin ang gagawin niya. Una na ako, may gagawin pa ako. Lee! Sabihin mo kay Aze. Sige. Si Men. Hmm? Galit ka pa kay Aze? Marami lang akong gagawin.
Ayoko magsayang ng panahon. Talaga? Ikaw bahala. Ase! Meron akong balita. Nakita na si Sanchay. Sunduin mo. Narinig mo ba ang sinabi ko? Nakita siya ni Singhe sa... Huwag mo nang ipaalam sa akin yan. Pero... Sunduin? Siya susunduin ko? Kung gusto mo, sunduin mo mag-isa. Huwag ka nang magmatigas. Sasamahan naman kita. At bakit ko siya susunduin? Siya ang umalis, hindi ba? Kailangan matuyo yan. Alam ko. Siguro, pwede na yan. Teka, si Mayor. At yung may-ari ng bahay, bakit nandito kayong lahat? Ang dami nyo naman. Teka, maupo muna kayo. Kwentuhan tayo. Ayuwe, itatanong ko lang. Balita na ito sa buong bayan. Ano bang nangyayari? Ano nangyayari? Kunwari pa kayo na hindi nyo alam. Akala nyo, taga-probinsya kami, madali kami lokohin. Ang sabi nyo sa mga taga rito, may boyfriend na mayaman ang anak nyo. Akala nyo ba maniniwala kami? Hindi naman kami tanga. Pero hindi kami nagsisinungaling sa inyo lahat. Totoo ang sinasabi namin, may boyfriend na ubod ng yaman ng anak ko. Hindi lang namin sinasabi ang pangalan dahil baka sabihin nyo mayabang kami. Teka. Bayaran mo na mga utang mo sa kanya. Sa itsura ng anak mong yun, paano yun magkaka-boyfriend ng mayaman? Hindi na nga maganda, suplada pa. Aba! Maniwala kayo, Mayor. Hindi talaga kami nagsisinungaling. Hintayin nyo na lang na yung anak namin si Shanchai at yung boyfriend niyang mayaman ay makapagpakasal na at makikita nyo. Magpapaparty ako rito. Tatlong araw at tatlong gabi. Sagot ko lahat. Hindi naman sa nagdududa kami, pero paano kami maniniwala kung wala kayong katibayan? At isa pa, balita sa bayang ito na yung anak nyo at yung binata dun sa restaurant na asong ang pangalan ay nagkakamabutihan. Aba, Mayor! Dahan-dahan ka sa pagsasalita! Desente at walang kamuang-muang ang anak namin! Tama ang sinabi niya! Mahalag ka sa kanya ang sasabihin ng iba! Ang totoo, si Tao Mingxin talaga ang tunay niyang nobyo! Pero dati, hinatay siya ni Xinghe! Pagkatapos, minsan na siya nakipag-date kay Wachile! Yun lang naman! Papa! Sira ka talaga! Bakit mo naman sinabi yun? Bigla lang ako! Sanchay, malapit nang makita ng mundo ang pinakamagandang artwork. Sigurado nga hangaan ako ng lahat ng tao. O ano, Sanchay, ang pagmamahal ko sa arts, ramdam mo ba? Pagmamahal mo sa arts, at ano naman tawag mo sa artwork na yan? Ang pangalan nito, Babaeng Nangangabayo. Dito, tignan mo ang angulo na ito. Makapangyarihan ang lakas ng dating. Babaeng Nangangabayo? At alam mo ba, nagpakahirap akong mamulot ng mga kahoy sa tabing dagat. At binilad ko pa ang lahat ng mga yan. At pati na itong mga hangers. Gusto ko yan. Ikaw, magsalita ka. Anong masasabi mo sa ginawa ko? Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan. Aso, pasensya na. Pero hanga ako sa galing mo ang talento. Ito pala ang bagay na gusto mong gawin. Hindi ako marunong kumilatis ng artwork. Pero siguro yung mga marunong, magugustuhan nila ito. Yan din ang iniisip ko. Kaya naman gusto kong pumunta sa Italy para makapasyal at matuto. Kaya nagtatrabaho ako para makaipon ng pera. Talaga bang gustong-gusto mong makapunta sa Italy? Oo. Lalo kong isama siya. Siya lang ang taong nakakaintindi sa akin. Hanga siya sa akin. Pero nung isang taon, nagduda ako sa kakayahan ko. Nawalan ako ng ganang gumawa. At nang panahon yun, sinuportahan pa rin niya ako. Pero hindi nagtagal. Palaging na kami nagtatalo. Siguro tama nga ang sinabi niya. Nawalan ako ng silbi. Nawalan ng pag-aasang mabuhay.
Kaya iniwan niya ako. Ikaw, ano bang pangarap mo? Ako? Ang totoo, simple lang naman ang pangarap ko. Ang gusto ko lang naman maging maligaya ang mga magulang ko. Gusto ko wala na silang inaalala. Sapat na yun sa akin. Sanjay, may sasabihin ako. Huwag kang magagalit. Sa tingin ko, kailangan mo nang bumalik doon. Hindi ka liligaya dito. Alam mo, pareho lang tayo. Mahilig tumakas sa problema. Kaya alam ko ang nararamdaman mo. Tumabi ka nga dyan! Sabi mo nga sa kanilang lahat na wala kayong relasyon ng lalaking yan! Oo, tama ka! Sinisingil nila tayong lahat sa mga utang natin at gusto nila tayong palayasin sa bayang ito! Hindi tayo papalag! Baka naman pwede mo papuntahin dito si Master Damiso para makausap nila! Oo nga! Bakit di mo papuntahin dito yung mayaman mong nobyo? Kalimutan nyo na yun! Sigurado ako niluloko lang tayo ng babae niyan! Halata namang may relasyon sila ni Asong! Hindi na may tatago yun! Sandali! Nagkakamali kayo! Wala kaming relasyon ni Sanjay! Narinig ko yun! Mga sinungaling kayo! Kung wala kayong relasyon, bakit magkasama kayo dito? This oras ng gabi! Oo naman! Sandali nga! Ano ba problema nyo? Kung magkaibigan man kaming dalawa o mag-boyfriend, wala na kayong pakialam doon. Anak, huwag mo muna silang masyadong galitin. Nakita nyo, para na rin umamin siya. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. At babayaran namin ang utang namin sa lalong madaling panahon. Tama. Bukas! Magbabayad kami ng utang namin, okay? Bukas ha? Pinakako mo yan. Bukas talaga. Pabalik na namin. Pabalik-balik na lang kami sa kasisingil. Anong bukas? Maniningil na sila bukas. Siguro naman narating na si Master Damingso, di ba? Sanjay! Tawagan mo na siya ngayon. Sinabi ko ng bukas. Naiinis ako sa kanila. Bakit nila sinabing nagsisinungaling ako? Ako pa? Sanjay, kailangan tawagan mo na kasi si Master Damingso para makahiram na tayo ng pera sa kanya. Oo nga, anak. Utang natin yun. Pero pagkasal na kayo, hindi na natin babayaran yun. Kaya sige na, anak. Tawagan mo na si Master Damingso. May cellphone ka naman. Ayoko. Hindi ko siya tatawagan. Ha? Dahil nakipag-break na ako sa kanya. Ha? Yung sinabi kong magbabakasyon ako dito, dahilan ko lang po yun. Nag-drop out na po ako. At yung dati po nating tinitirhan, pinenta na po ng may-ari. May utang pa po tayong ilang buwan. Wala po akong kapera-pera nung umalis ng Taipei. Yun po ang totoo. Kung ganun pala. Paano na? Bukas. Bukas? Honey, anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Hingi tayo ng tawad. At makiusap tayo sa kanila. Sige. Ako nang magsasabi. Makinig po kayo sa sasabihin ko. Hindi po namin sinasadyang magsinungaling. Pasensya na po kayo. Ang totoo, gipit po talaga kami ngayon. Kaya maawa na po kayo. Bigyan niyo po kami ng ilang araw. Gagawa kami ng paraan para makabayad. Sanjay! Buti natagpuan ka namin! Aba, totoo ka. Meron siya mayaman. Sa mukha, sakita ka rin namin. Shinga! Kumusta po kayo? Mabuti. Bakit nandito kayong dalawa? Dahil susunduin ka na namin. Mister, ikaw ba ang boyfriend ni Sanjay? Nagpunta ka ba rito para bayaran ang mga utang nila? Medyo malaki din ang utang nila sa akin. 80,000. Babayaran mo ba ng cash o cheque? Sandali, nagkakamali po. Hindi siya ang boyfriend ni Sanjay. Huwag siya ang kausapin mo. Wala siyang dalang pambayad. Ako na lang magbabayad. Akin na, 80,000.
20,000 lang. 85,000 yan, bilangin nyo. Ah, hindi na, salamat. Ayuwe, pasensya ka na sa amin, ha? Huwag kang magagalit. Baka gusto mong sa bahay ka maghapunan mamaya. Sabi ko na, nagsasabi ka ng totoo. Mamaya, pakagwa. Sanchay, mukhang okay ka naman. Ah, talaga? Siguro dahil sariwa ang hangin at lagi ako naaarawan. Tingnan nyo, ang itim ng balat ko, oh. Bigla kang nawala. Alam mo bang nag-alala kami? Nakita kita sa TV, tapos inaya ko silang sunduin ka. Shingo, maraming salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Kami ni Xiao Yu ang nakukonsensya. Ano ka ba? Hindi kayo dapat makonsensya. Masaya naman ang buhay ko dito, ah. Pakiramdam ko, nagbabakasyon ako. Isa pa, kasama kong mga magulang ko. Sanchay, bumalik ka na. Sumama ka na sa amin para hindi na ako makonsensya. Yung pera ni Lei, huwag mo nang problemahin. Babayaran ko yon. Hayaan mo makabayad ako sa ginawa mong pagtulong sa pamilya ko. Alam kong gusto mo akong tulungan. Pero Shinghe, hindi ka dapat makonsensya. Dahil ginawa ko lang naman kung anong nararapat. Nadamay ang pamilya mo. Ako ang dapat na makonsensya. Sanchay, pumunta ka dito para takasan ang problema. Pero kahit tumakas ka at talikuran mo ang mahal mo, hindi mawawala ang pagkakaibigan natin. Sana naman sumama ka na pagbalik namin. Si Daomin silang naman ang may ayaw sa'yo. Shingha, at paano mo nalaman? Totoo naman. Hindi naman ako nagsisinungaling. Di ba sabi nyo, ayaw sundiin ni Daomin si Sanchay. At siya na rin nagsabi, wala na silang pakialam sa isa't isa. At alam mo ba, maraming babaeng lumalapit kay Daoming Ze. Shingha, napakadaldal mo. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kung may iba na si Daoming Ze, masaya na rin ako. Tapos na ang relasyon namin. Kung gano'n, huwag ka na magtago. Bumalik ka na sa school. Bumalik ka na sa school. O, sige. Sasama na ako sa inyo. Nabalitaan ko na. Dumating dito yung boyfriend mo. Mali sila. Hindi siya ang boyfriend ko. Kaibigan ko lang siya. Talaga bang aalis ka? Mabuti naman. Mula bukas, ako na naman ang magbabantay ng restaurant. Nalulungkot na tuloy ako. Lahat na lang ng tao dito gusto akong iwanan. Asong? Binibiro lang kita. Malungkot pag wala ka. Pero ang kaligayahan mo ang pinaka-importante sa lahat. Kapag nalungkot ka dun, isipin mo lang ang pagkakaibigan natin ay happy ending. Hindi totoo ang happy ending. Kahit bumalik pa ako sa eskwelahan, baliwala na rin yun. Tapos na naman ang lahat. Sanchay, huwag kang magmatigas. Pagsisisihan mo yan. Lahat ng tao nagkakaproblema. Pero kung gugustuhin mo, malalampasan mo yan. Kung hindi mo talaga kaya, magpakatatag ka. Aso, magkaiba tayo ng sitwasyon. Hindi ko kaya maging makasarili. Hindi ko kaya makipagrelasyon sa kanya dahil maraming masasaktan.
Ayaw mo makasakit ng iba. Pero sa ginagawa mong yan, sinasaktan mo ang mahal mo at ang sarili mo. Ang totoo, wala akong gusto sa'yo. Dahil kung meron, hindi sana ako nagpapaalam sa'yo ngayon. Sa totoo lang, napakaraming beses ko nang naramdaman na iniibig kita, Daming Sa. Asong, pag dumating ang araw na bumalik na sa'yo si Asong, magpasalamat ka. Ipangako mo, maging masaya ka. Sana nga mangyari yun. Sana makasama ko siya papuntang Italy. Ikaw rin, ipangako mo sa akin, kahit di kayo magkabalikan ng boyfriend mo, magiging masaya ka. Hmm? Galingan mo, wire artist. Maganda talaga ang pagkakagawa mo dun sa lalaki na nakasakay sa baboy. Teka, babae yun na nakasakay sa kabayo. Mahirap ba intindihin ang ginawa ko? Pasensya na. Lalaking nakasakay sa baboy. Ang hirap tandaan ang title ng artwork mo. Isa pa, hindi ko naintindihan. Sana sinabi mong hindi mo naintindihan. Hindi ka nagsasalita, akala ko naintindihan mo. Sabi naman sa'yo, wala akong alam sa mga artwork. Lalaking nakasakay sa baboy. At ako, milyonaryo na kabisikleta. Ganon? Young Master Watse, maraming salamat. Young Master Shinghe, salamat. Pasensya na kayo, ha? Mama, Papa, aalis na kami. Babalik ako sa bakasyon. Sige na, kailangan mong mag-aral. Alam ko po yun. Bubalik ka sa bakasyon. Sige po, Pa. Papa, Mama, aalis na kami. Sige. Auntie, alis na po kami. Ingat ka, alagaan mo sarili mo. Opo, Mama. Huwag kayong magalala. Sige po. Bye, Pa. Ingat ka. Young Master Watsley, maraming salamat. Salamat. Ingat kayo, Young Master Watsley. Honey, nagkamali tayo. Akala natin madali ang buhay niya sa Taipei. Pero hindi pala. Oo nga. At akala natin, talagang magugustuhan ni Daoming So ang anak natin si Shanchai. Yun pala, nangangarap tayo ng gising. Tumawag na ba si Lei? Sinundo nila si Shanchai. Mag-aaral na ulit siya. Sabi ni Lei, i-enroll na natin si Shanchai sa registrar. Ikaw na kumausap. Hindi ka tatanggihan ng professor. Kayo nang kumausap. Napakaliit na bagay lang, hindi mo pa siya matulungan. Malakas din naman kayo sa registrar, di ba? Kayo na kumausap. Dati, handa akong gawin ng lahat para sa kanya. At para sa kanya, handa akong talikuran pati pamilya ko. Pero, ngayon ko lang naiintindihan, may mga bagay na hindi talaga pwede. Kapag pinilit mo, lalo ka masasaktan. Lay, pahintuin mong kotse. Tabi mo. Siya siguro si Asyong. Saan ka ba pupunta? Bumalik ka.
Oo, bumalik ako. Sa wakas, nagkabalikan na sila. Aso, huwag mong kalilimutan ang pangako mo. Magiging masaya ka na. Ano bang tinitignan mo? Ah, wala naman. Alis na tayo. Tara na. Tama ang naging desisyon ni Asong. At ako naman, naglalakad pa rin sa ulan. Tumatahak ng ibang daan. Palayo sa lugar na yon. Walang magawa kundi magpatuloy at maghanap ng ibang daan. Sanchay, tayo na! Laki naman ang bahay na kinuha mo para sa akin. Talaga? Maliit pa nga ito. Alam mo, magkaiba talaga tayo ng pananaw tungkol sa sukat ng bahay. Sabi nung may-ari, pwede mong gamitin ang lahat ng kasangkapan dito. At sabi niya, meron pa doon sa labas. Ipapasok ko na lang bukas. Hindi na bale. Ako nang bahala. Doon ka na lang sa bahay namin para hindi ka nauupa. Maalagaan pa kita. Shingha, masyado na ako nakakaabala sa inyo. Ang hirap ng lagay ko. Lagi niyo na lang ako tinutulungan. Nahihiya na talaga ako sa inyo. Maraming salamat ulit. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Ang tagal mo ring nawala sa school. Anong pakiramdam mo? Nakakapanibago. Teka, di ba si Shanchai yun? Kala ko ba nag-drop out na siya? Ba't nandito siya ulit? Ewan ko. Ang F4. What's it, Ray? Shanchai? Huh? Saan nagpunta yun? Bakit ka nagtatago dyan? Oo nga. Bakit ba ako nagtatago? Buti pa, harapin mo na ngayon si Daomingze para wala ka ng problema. Tapusin mo na ang lahat sa inyo. Susuportahan kita. Wala naman akong kailangan tapusin. Tapos na sa amin ang lahat. Asi, magpakalalaki ka naman. Nagkasalubong kayo. Pero hindi man lang kayo nagpansinan. Para kang bata. Ewan ko ba sa'yo? Siyang umiwas tapos sasabihin mong ako ang parang bata? Sa palagay ko, kailangan niya nang magkalinawan. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba binigyan niya ng deadline ang inyong mga sarili? Malapit na ang deadline, di ba? Asa, tanggapin mo na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili niyo. Huwag mo nang palakihin ang problema. Sinabi ko sa'yo na sunduin mo siya doon. Dahil gusto ko, natuluyan ka na makipagkala sa kanya. Lay, yun ang gusto mo? Magkakaiba tayo ng sitwasyon. Sinabi ko lang ang totoo. At yun ang totoo. At makakabuti sa lahat. Hindi ba yun naman ang mahalaga? Lay, ano bang gusto mong palabasin? Medyo, may sariling isip si Lay. Huwag mo siyang pakialaman.
Sanchay, meron akong sasabihin. Bakit nag-iisa ka lang? Nasaan ang mga kaibigan mo? Kasama ko sila kanina. Umalis na sila. Akala ko ba may sasabihin ka? Masama ba ako? Kaya ayaw mo ko makasama? Hindi. Sabi mo kasi may sasabihin ka. Bigla kang nawala at nagtago sa lugar na yon. Ano bang gusto mo palabasin? Masarap dun sa tabing dagat. Para lang ako nagbabakasyon. Walang inaalala. Nakakapagpahinga ako. Wala ka bang gustong sabihin? Kumusta ka na? Yun lang? Masama ang loob ko sa'yo. Tuwing may sasabihin akong seryoso, binabago mo usapan. Nagbubulag-bulagan ka. Hindi ka ba marunong magpakatotoo? Kung ganyan ka, paano ka makikipagrelasyon? Ayoko maging tau-tauhan. Palagi na lang. Ginagawa mo akong tanga. Manhid ka ba? Taming sir. Mula ngayon, hindi na kita pakikialaman. Ayoko mahirapan ka. Kanina sa school, pinagtaguan mo ako. Hindi mo na kailangan gawin yon. Mula ngayon, wala nang pansinan. Nangako ako sa iyo noon na palalayain kita. Sige. Taming sir, sandali. Dala ko palagi ang kwintas na ito. Isusoli ko na. Nakapagpigil. Baka pinagsigawan ko na yun ngayon. Munti ko nang kalimutan ng pamilya ko at munti ko nang kainin ng pride ko. Sasabihin ko na sanang gusto kita. Sanchay, anong ginagawa mo dyan? May hinahanap ako. Hindi ko makita. Tulungan mo naman ako maghanap dito. Nasaan na ba yun? Sana makita ko na.
Nakita ko na. Ganito pala ang pakiramdam. Kapag gusto mong isang tao, wala kang pakialam kahit anong isipin ng iba, hindi mo kayang labanan ang damdamin mo. Hindi mo matuturuan ang puso mo na huwag magmahal. Order ka na eh. Isa filet mignon. Salamat. Ano ba yun? Ase, tungkol kay Sanchay, ano plano mo sa kanya? Wala. Sigurado ka? Mula ngayon, ang buhay ni Sanchay, pakikipagrelasyon at kinabukasan ay hindi mo na pakikialaman, ganun ba? Sinabi ko na diba, ang kulit mo! Yan lang ba sasabihin mo sa akin? Lay, hindi ka pa kay Lamero dati. Alam ko, iniisip mo siya. Inaalala mo kapakanan niya. Tama ka doon. Asu, sinabi ko noon kay Simen at Mitsuo na hindi ako makikialam. Kung ngayon maganda ang takbo ng relasyon niyo, tutuparin ko yun. Tatanungin ulit kita. Ayaw mo na ba? Ayaw mo na kay Sanchay? Nakakatawa ka. Naiisip ko na sabihin sa'yo ang totoo. Ano ba yon? Gusto ko siyang ligawan. Sige. Total naman, wala akong pakialam sa kanya. Tatapatin na kita, Ase. Higit pa sa kaibigan ang nararamdaman ko sa kanya. Pero noon, handa akong magbigay para sa'yo. Gusto kong lumigaya ka. Ngayon ko lang naisip, tama kaya ang ginawa kong pagbibigay? Kung talagang desidido kang iwan siya, pabayaan mo na kami. Dahil noon, hinahangad ko rin ang kaligayahan niyo. Bakit kailangan pa sabihin yan? Siguro hindi ko na kailangan sabihin. Gusto ko ikaw ang una makaalam. Uulitin ko sinabi ko. Wala akong pakialam sa desisyon mo. At gusto mo matuwa ako? Ano nakakatuwa dun? Should I?